poverty in their respective jurisdiction, because once people there will become yung nasa middle class na o hindi na pobre, they cannot anymore manipulate these people for their political ends, di ba? So yun yung isang question. I think that is also the wisdom of your question, right? No? Well, ako, may mga traditional politicians man na nakita natin na sa subong, no, sa new generation of politicians, may sinseridad na gidman sila na magtabang sa ilang na mga constituents, no? It's a matter of convincing them na ang public service is not for the self-vested interest, kundi public service is for the people, no? Na matagaan natin o tinuod nga servisyo ang atong katawhan. Di ba? We'll try to convince them, and I think very positive lang ako na with our political capital right now, we have the president, no, na very sincere talaga na tumulong sa ating mga mamayan. Di ba? No doubt naman yan talaga. No, marami nang ginawa ang ating presidente para maaon talaga sa kahirapan ng mga tao. No? We have the free college education. Ngayon, meron ng universal health care. No? Sa mga bata, meron na yung first 1,000 days. Sa mga kababaihan, by the way, we are celebrating the Women's Day now, March 8, di ba? O, sa kababaihan, no? 105 days ng maternity leave mo. 36 days lang. No, di ba? So, no question about the sincerity of our president to really help our poor people. Ang 3,000, pati yung impact. So, no, yung sabi ng iba nila na ang nagpadagdag daw ng hirap sa Pilipino yung train loop. Pero sa totoo lang, marami doon nag-zero. Oh, maraming tulong yan. Malaki rin ang itulong yan sa ating mga maliliit na mga magagawa, no? Tapos, of course, we need funds para dito sa mga programa natin. Diba? So, kailangan yung mga mayayaman eh mag-contribute naman ng kanilang yaman para sa ganito mga programa. So sa pamamagitan ng pagkolekta ng tamang buwis. Diba? At yun yung direction actually ng train law. Diba? Magiging progressive yung ating taxation sa Pilipinas. At paano mo papatuloy yung pre-college education? Walang pera. Paano mo implement yung universal health care at ibang mga programa kung walang pera ang gobyerno? Diba? So, we need those things. So, we have the political capital of the president. I think we can be able to convince these traditional politicians in, you know, we need to deliver basic social services to our people. So yun po ang aking answer o ang sagot. So given that kind of progress, sir, hindi po ba matagal yung 2014 na wala na tayong poverty incident? Magkakaroon na ng 0%? Di, tama lang yun. Tama lang na projection yan. Kasi nga, yung kahirapan sa Pilipinas, centuries na nga eh. Diba? Ilang 100 of years. Ilan naman, di ba? Matagal na talaga. Pero yung sinasabi nga ni President, yung pangarap niya para sa Pilipinas na by 2040 ay magkakaroon na ng 0% poverty sa Pilipinas, tamang-tama lang yan. Hindi yan matagal na panahon. No?
Tama-tama po yan sa kanyang projection. Pag-align, pag-align din yan sa yung sa Sustainable Development Goals na 2030 actually. Pero tayo, nakita nga ng ating mahal na presidente na baka hindi natin makakuha yung poverty-free Philippines sa 2030, ay merong 10 years na palugit na, gagawin. Sir, gusto ko lang i-clarify, sir, yung regarding sa mga housewife. Kung mabibigyan po talaga sa para kasi diba, ano, mga housewife. Ayun. Ito ay mayroong mga ganyang pangkala, pero wala pang batas para dyan. Na yung mga housewife ay mayroong sweldo. Pero sa ibang bansa, merong ganyang batas na ginawa at talagang yung mga housewife na yan ay merong income, no? Yung mga panukala na yan ay may pa sa atin, why not, no? Kailangan kasi natin din, no? SSS benefits for unemployment. Oh, yun ngayon. Yung ngayon, ang maganda sa SSS, kapag natanggal ka sa sweldo sa trabaho mo, bibigyan ka ng sweldo for 2 months. Diba? Para makahanap ka ulit ng trabaho. At least sa 2 months mo na wala kang trabaho, no, naghahanap ka ng trabaho, meron kang pangtustos sa iyong pangangailangan. Pero ilang months na trabaho yun, sir? Say, naka 6 months na employed or 1 year. Meron. Bago ka bigyan. Parang meron ano requirement. Yan, may requirement. Nahulog na 1 year ata or something. 1 year. 1 year. 1.5 years. Na-employed ka? Tuloy-tuloy yung hulog. Sir, anong timeline natin sa Provincial Development Council? Which do we hope to consultative? ECB. Yung ating provincial consultative bodies, gawin natin yan after election. Kasi para malinaw na kung sino yung mga mananalo sa ating mga sa election sa probinsya. Ang pwede natin gawin ngayon while election season tayo ay yung pagpapatawag ng provincial sectoral assemblies. And we just hope na mabigyan tayo ng exemption ng COMELEC para magawa natin ang ating SSS caravan. Ano kung saan lahat ng mga ahensya sama-sama sa pagbibigay ng direct services doon sa mga areas na hindi pa talaga na-servisyuhan o kaya kung na-servisyuhan na hindi pa sapat, no? For example, doon sa problematic municipalities, yung mga munisipyo na meron tayong mga katutubo. IP areas. Lake Cebu and Tibuli. So, actually, ang dami pong mga katutubo na sa ngayon, namamatay na lang, hindi pa nakakita ang tsura ng doktor. Diba? Marami pa mga kababaihan na namamatay sa pangananak. Diba? Marami pa mga katutubo na hindi man lang nakatungtong ng high school. So, kapag may exemption ng COMELEC sa NAPC, ay gagamitin po natin yung ating SSS caravan. No? Sama-sama lahat. Yung DOH, no, magdadala ng kanilang medical and dental services. At Department of at mga isya doon sa area, yung taga baka pwede makapag-identify ng mga grupo na ilang
tutulungan at i-hire para sa kanilang national greening yung tubo dyan na tubo at testa na pwede naman palang i-train, no, na magiging skilled workers yung taga-DAR. Baka may problema sa agrarian reform yung mga katutubo, di ba? So yun, sabay-sabay, sabay-sabay natin puntahan yun. Yung ating target dyan, yung timeline natin. Sir, kung karabat, sir, I think lang basta ko, mas maayos yung pangbun na siya na sambayan ni karabat na SSS. Tama. Kasi baka maano yung security. Yung ating convergence approach kasama na yung mga CSOs, NGOs at yung sa private sector. Kasama, isama na rin doon sa private sector yung religious. Oo. Pero hindi sila sa doon sa batas kasi yung pag-create ng NAPC, hindi siya kasama as a one of the basic sectors in religious sector. Oh, actually, kung titignan mo, hindi naman talaga siya poor, hindi naman siya oppressed, hindi naman siya marginalized at vulnerable yung mga religious sector. In fact, yung nasa Roman Catholic na mga simbahan, ang yayaman yan, maraming investment yan sa Felongco. Yung nasa Protestant, ganun din. So, actually, meron, no? Halimbawa, yung Caritas. No? Marami din mga humanitarian agency, yung mga simbahan. No? Actually, very effective yung simbahan nga sa anti-poverty programs nila. No? Eh, kailangan na natin maging partner sa kanila. Pero hindi sila identified as 14 basic sectors. Pero sama sila doon sa ating convergence. Second round of this. Sir, yung na-list po dito 40 provinces. Tanong mo po, sir. Ano pong basis natin dito na kakapap tayo ng list ng 40? Nakakapap tayo ng 40 provinces listed sa atap ng program. And dito lang ba talaga mag-focus yung NAPC as far as yan sa atap? Kasi nakita ko dito sa number 39 Negros Occidental. But no, I've been there, I've worked there for 6 years, 1989 to 1995. Bacolod City, progressive naman yung Negros Occidental, no? Kasi ginapala, ginapiko. Pero ngayon, number 39 na siya. And good news, wala dito sa Cotabato. Wala. 19% eh. Kasi mataas yung ano natin. So, pero siguro sir, hindi naman na-limit yata sa 40 yung ano. Ano sir ang basis natin? Bakit nakamak tayo ng 40? At ang basis natin yan, yung Philippine Statistics Authority survey. 2015 na survey sa family income and expenditure. Hindi po yung NHCSPR ng hindi. Hindi, hindi. NHCSPR ng disability. Hindi, hindi. Lisahanan. Nasa 4-piece lang nun. Hindi yun. So yung basis natin po yung 2015 na survey ng PSA. And then, sabi ko nga kanina, itong 2018 na PES, no? Ang buwan ng na mapapasin ng
ng head ng PSA papalap 2018 poverty incidents. So malalaman natin ano na yung talaga yung number of Pilipinos na naghihirap sa Pilipinas. And then it's a good question din, sir. Magpo-focus lang ba tayo sa point D? No? For the meantime, yes, no? Kasi considering the limitation of our funds and manpower, sa NAPC po talagang tutukan namin yung 40. However, meron din po kaming tutukan na mga service areas na although wala sa poorest of the poor, pero in terms of poverty magnitude, yung ibig sabihin po ng poverty magnitude ay yung maraming mahihirap, no? Maraming mahihirap, not necessarily mahirap na probinsya, pero maraming mahihirap ay tututukan din namin. For example, sa poverty magnitude, ang number one dyan po yung Cebu. Mayaman yung Cebu na probinsya, pero marami pong mahihirap. Bakit? Kasi ang poverty magnitude po ay makukuha natin yan yung sa number of population, yung Cebu ngayon, as of 2050, sabi ng PSA, meron pong 21.4 na poverty incidence, tapos it times po sa total population. Ang population ngayon ng Cebu ay 5 billion. Almost 5 million. So ang poverty incidence ng Cebu ay talaga pong malaki, no? Almost 1 million. 900,000. So marami pong mahirap. So di po natin kalimutan 'yon, no? Na kailangan tutukan din natin 'yon, yung maraming mahihirap doon sa mga probinsya na hindi na identified as poorest province. Sir, ang Cotabato City included, pero nakalista rin to provinces. Ano pong expenditure, sir? Number 36 of Cotabato City. Kasi naano ito eh. Doon sa parang, di ba, ang explanation dito is yung Cotabato City is included in the province of Maguindanao. Pero ang Maguindanao naman ay nasa ARMM, di ba? So, isa na lang siya, sineparate na lang siya. Nasinama na siya sa Region 12. Pero hindi na po ito magaganito, no? In the future presentation. Kasi Cotabato City opted to join the new ARMM. Pero ang poverty incidence sa Cotabato City is 31.6. Tapos may magnitude na 62,325. No? Ang maraming mahirap ay nasa North Cotabato, 615,923. Pero ang kanyang poverty incidence ay 41.4. Sarangani na number one sa poverty incidence, pero maliit lang po yung magnitude sa poor population kasi doon sa maliit din po yung kanyang population. Galit na ba si Governor Lala, galit. Yung RDC meeting ng attend ko, galit talaga siya na lumabas na very poor yung Cotabato. Kasi ito naman yung realidad. Kasi sabi niya, ano lang, perception. So, you know, perception lang yan. Na-poor ako, yan. Hindi naman ako poor. Hindi. Tao lang. She has to provide the is not really that poor, no? Diba? So yun. Wala mong problema ito kasi ano naman, hindi naman ito atin. Hindi naman natin ito ginawa na data. PSA data naman ito eh. So kung merong other data na proving
that this data is incorrect, so welcome naman yan. Lala na hindi dala dito sa report. Ano, no? Mayroon third party to to determine whether the correctness ng 40. Alam mo, we have to pay. Ang PSA, tanong natin sa PSA yan. Kasi sila naman yung nag-release ng data. Kasi ang alam ko, PSA naman, mag-release yan ng data na sa tingin nila, reliable and verified. Diba? Kaya yung agency. Oo. Hindi naman yung magikero yung PSA. Diba? Scientific man ang process. Ano so, pa? Do we have other questions po? If not, we can close the... We have, may last say po ba yung secretary? Yeah, yung aking last statement eh sana dun, dito sa media, sa Region 12, ay tulungan po ninyo ang gobyernong Duterte para mas mapababa pa po yung poverty incidence. Ano po ang pwedeng maitulong po ng media yan? Sa patuloy na pag-discussion po ninyo ng poverty incidence sa Region 12. No? Kasi sa, as of now, yung Region 12 meron pong poverty incidence na 37.3. No? Although, yung iba rito, kung saan po sa South Cotabato, nasabi nga ng planning kanina, ginawa na, parang 19% na lang daw ito sa bumaba na. So, at least maganda kasi bumaba. Pero ang kailangan pa rin, ipababa dahil mataas pa rin dahil ang Region 12 ay 37.3% at meron pong naghihirap dito ng mga tao na ang bilang po ay 1,716,649. Napakaraming Pilipino pa ito na experience ng hunger or extreme hunger or extreme poverty. 1,716,649. So concern pa rin nga ito. So no, tulungan niyo po kami sa gobyerno na itong kahirapan sa ating bansa ay talagang maibsan at makamit po natin yung ating pangarap po ni President Rodrigo Duterte na by 2040 ang Pilipinas po ay wala nang naghihirap na Pilipino. Yun na po at maraming salamat sa inyo. Okay, thank you po. So we have prepared, ha? Huh? We have prepared lunch po before you go so we can enjoy lunch with the secretary. Okay.